Ah, oh, grabe. Nak, malakas hangin diyan. Ayun, pinasagip ko si Watod. Pumayag yung kapitbahay namin na iangat, irampa yung sasakyan dun sa parking lot nila kasi mataas. At ayun, maraming salamat kayo, Mamen. Eh, si Mamen ngayon ay pupunta ng bahay para i-drive si Watod para i-park sa safe na lugar. Lahat tumba na. Walang ulan pero lakas ng hangin. Ang matitira dito, base camp. Sentro nitong sibagyong Karina sa layong 325 kilometers east-northeast of Basco, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour, so bagyang lumakas pa po ito, at meron itong gustiness na hanggang 185 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa rin pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi kami makakatulog ng maayos. Lakas ng hangin sa amin dito sa Nueva Vizcaya. Ang hirap pa naman kapag nakapasok ang bagyo dito sa Cagayan Valley. Dilig nyo yan, ang lakas talaga. Matilimpay. Okay. Para may vlog tayo, wala muna tayong kinalaman sa pag-camping-camping ngayon at pag-van life. Kasi nga ganito yung sitwasyon namin dito sa Luzon. Hindi ko rin alam kung saang parte ng Pilipinas pa ang dumadanas ng ganito. Kahapon, signal number 2 dito sa 1 dito sa Cagayan Valley. Ngayon daw signal number 2 na. Hindi ako makalabas ng lugar kasi nga ganyan yung sitwasyon ng panahon dito sa amin. Ang tama yata ngayon, Isabela, sabi dun sa balita. Pero dito sa amin, nakaka-alarm kahit sa Bulacan, ay inaalala ko rin, milya ko dun. Mga motor natin dun, mga sasakyan natin, kasi kapag bumabaha dun, sana walang ulan, lumulubog yung bahay namin. Hindi ko rin naisip kung paano bumiyahe pa pabalik ng Bulacan kasi dapat magbumotor ako. Si Watod iniwan ko doon, so kailangan kong makuha si Watod. Brownout din dito kahapon, maghapon dito lang bumalik yung kuryente. Okay, welcome back to another Bagyo Vlog. Siguro. Ang kinakaalala kasi namin dito, sabi nila buntot pa lang to, hindi pa naman daw nakakapasok ng lahat ba dito sa Cagayan Valley. Ang problema, kapag ang bagyo nakapasok dito sa amin sa Cagayan Valley, nahihirapan lumabas kasi napapaligiran kami ng mga bundok. Minsan nakakalusot papasok yung benepisyo ng ng napapaligiran ka ng bundok, hindi basta-basta nakapasok yung bagyo. Ngayon naman, kapag nakapasok naman, dito lang yan, paikot-ikot ang hangin na malakas. Hindi yan basta-basta nakakalabas. So yung normal na bagyo na tatlong araw na lumilipas, tatlong araw, in 3 days time, ay natatapos yung bagyo, dito inaabot ng linggo. Kasi nga nahihirapan lumabas yung hangin. Kasi nga nasa loob siya ng Cagayan Valley. Na, kumbaga, paligid kasi dito ang lugar na to is puro kabundukan, napapaligiran ng kabundukan. So once na nakapasok, mahirap lumabas. Tingnan natin, wala nang tulugan to. Welcome back to another update vlog lang.
may mga vlogs ako na dapat ay i-upload pero hindi ko pa pwede i-upload. Marami tayong mga kaganapan na binahe. Pero wala, mag-vlog-vlog lang muna tayo dito sa base camp. Dito lang muna ako mag-stay ngayon. Titignan ko kung mamaya makakalabas tayo. Pero wala nang tulugan to. Magpapantay na lang kami ng sitwasyon namin dito. Wala na. Vlog tayo kahit ano. Kwentuhan tayo. Oh, grabe. Grabe yung panahon. Walang ulan. Alakas ng hangin. Yung binipisyo ng maraming puno, okay naman. Pero pag bumabagyo ng ganito, pakahirap. Nakakatakot din. Kasi baka tumbahan ka ng puno ng katabi ng bahay mo. Sa lakas ng hangin, kagabi, tumba yung mga dahon ng saging dito. Yung kuryente. Nabagsakan. Kailangan kong tanggalin to dito. Pupuno dito sa paligid ng base camp natin. Ah, nasira ko pa. Kahapon, dapat aalis ako. Kaso, kahapon nagsimula yung hangin na malakas dito sa Biskaya. Ginawa ko, nagpatay oras na lang ako. Yung dinonate ni General na ihawan para dito sa base camp, ginawan ko ng paa na semento. Sipin nyo yun ha. Kung wala akong ginagawa, kung ano-anong pinaggagawa ko eh. Hindi naman talaga dapat ganyan ang design niyan. Dapat binabaon niyan sa lupa. Pero sinemento ko. Tsaka, oo nga pala. Mayroon na rin kaming poso dito sa base camp. Yung mga pinapangarap namin. Poso lang. Ang goal kasi ng Alitoptop Base Camp, ang pamumuhay namin dito sa Nueva Vizcaya, is hanggat maaari, ang goal namin is maihiwalay namin siya na ibang-iba yung buhay namin dito sa Biskaya kaysa sa buhay namin sa Bulacan, sa Laguna, sa Cavite. Dapat hindi pare-pareho. Meron kaming lugar na takbuhan tulad nitong Alitoptop Base Camp na kung saan makakahinga kami, makaka-reset kami ng isipan namin, kusot isipan namin kapag kami ay nasa-stress na. So, nakakatawa na yung goal ba namin na makuha yung ganong klaseng lifestyle na malayo sa nakasanayan namin, dito namin maramdaman sa bahay kubo na to. Yung mga gamit namin dapat simple lang. Sa mga pagkain namin, more on organic kami na pagkain, hindi yung puro fast food at ganyan-ganyan. Kumbaga, sa madaling salita, iba yung buhay namin sa syudad at iba yung buhay namin dito sa Nueva Vizcaya. Meron kaming dalawang option na kapag kailangan namin pumunta sa syudad, punta tayo sa syudad. Pero pag gusto natin ng payapa, kalmadong lugar, kalmadong kapaligiran, malamig na klima ng panahon, ito yon. Ito yung takbuhan namin itong lugar na to. Hindi alatang ayaw niya sa akin, no? Diyan ka. Mabait to. Plado isa. Ah, grabe! Nak, malakas hangin dyan. Sakto lang. Medyo. Dito sobrang lakas. Ay, umuulan dyan. Wala. Delikado rin yung mga puno ng nyug na to. Magkakandahulog yung mga bunga. Yung isang puno dito ng saging, natumba na. Ito yung pinoproblema ko eh. Itong parang, hindi ko alam kung anong tawag dito. Tinayo to dito para magkaroon ng
handong ba yung magkaroon ng lilim hinangin, baka masira, kailangan ko itong baklasin ulit bago maganda bengkong-bengkong ito dito kasi lumundo na eh. Tatlo ang nag-assemble nito, gagawin ko mag-isa. Kumain ako mag-vlog, gawin ko muna ito ng matipasal. Ha? Balikan ko kayo kung baklas na. Grabe na, mahal. Pagsakan na ng mga puno. Katanggal ko na yung ano eh, yung lona. Kadalinis ko na babagsak na natutumbang mga saging. Mamaya-maya, may natutumba na naman. Bagsak na naman isang saging doon. No choice, kailangan ko na namang linisin. Sobrang lakas ang hangin. Ano kaya no? Matatandaan na itong mga saging na to eh. Hindi na ito namumunga eh. Pwede natin paputol na no? O kung ano lang matutumba. Ano lang matutumba, lang. Yun lang patulin mo. Ang saba diba? Sabi ni tita. Saba. Ang saba, isang beses lang siya namumunga. Yes. Tapos once na namunga siya, putol na. Puno na lang siya ng saging talaga, hindi siya mamunga. Kaya ito mga puno ng saging dito, ganun to eh. Lahat na bunga na. Lahat tumba na. Walang ulan pero lakas ng hangin. Ang matitira dito, base camp. Matibay naman yung pagkakatayo ng base camp. Tuwat umalis ka dyan. Matamaan ka ni daddy mo. Pag yun, mapagod na ako ah! Oh, lakas ah! Pare po. Kaapin ko pa. Grabe yung hangin dito. Kagabi pa. Tinalasik ang kasabuka. Pabingi na nga eh. Hindi makita. Ayan oh. Grabe ah! Narinig ba dito yung hangin, mahal? Oo. Mamaya may puputulin ka uli. Bagay na bagay sa ganitong panahon. Tuyo, sunny side up. Diringding. 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 At saka, sinangag na kanin. Nice. Kaayo. Tama ba? Lamit. Lamit kaayo. Ah, okay. Lamit gid. Lamit gid. Bisaya, Davao. Lamit kaayo. Sa Iloilo, lamit gid. Pakulo diata, parang ganun. Uh-huh. Aklan. Kalamiton! Kalamiton. Tagalog, shrap. Shrap. Ang ganda naman ang suot mo. Siyempre, ang lamig ay. Saan mo ba nabili yan? Sa Baguio. Kailan? Matao sa... Pakita mo, may isa ka pa dun, no? Kasi dito, ang klima namin dito, kahit sabihin yung Nueva Vizcaya to, ang klima namin dito, malamig. Lamig ng Ifugao, lamig ng Cordilleras, nandito lahat sa amin. Kami lahat ang sumasagap dito. Kaya malamig pa rin dito. Kaya okay lang na magsuot ka ng ganyan. Oo naman. Bagay na bagay yan dito. Correct. Ito ako sa'yo. Sarap ng kain natin dito. Alam mo, dapat pala pag kumakain tayo, ano? Ganito. Ito ang table na to. Ito yung table na sa bahay sa Cavite, sa Tanza. Eh mahaba to. Dapat pala pag kumakain tayo, pareho tayo nasa masig kabisera. Doon ka, dito ako. Tapos magkaharapan tayo. Tapos may mga wine ng ano, mga rice wine, yung mga lock. Nagkunwari lang tayong bahay kupo. Tapos yung lifestyle. No stress. Mabagal ang takbo ng oras. Na-enjoy na lang namin yung lamig at malalakas na hangin dito kasi wala naman tayong magagawa at andyan talaga yung bagyo. Kasama na lang tayo talaga na walang halong ulan itong bagyo na to. Dito sa atin ha? Oo, tinaas na sa ano ha, sa signal number 2 tayo. Pero yung mga next na mga probinsya sa amin dito, especially sa Isabela, isang oras at kalahati lang dito yon. Malalim na daw ang baha talaga ngayon doon. Doon yung ano, ulan. Bukas na tayo sa hangin lang doon. Pero yung hangin natin dito, sumisipol, ipo-ipo. No? Grabe, sobrang lakas. Gano'n ko lakas? Basta malakas. Ayun, hindi ako makatulog sa gabi. Ako rin nagigising ako yung pag sumisipol yung ano hangin. Napili ko tagalito. Tatahabuti ka lang. Para napapranig kami tangayin yung kubo pero hindi, malabo. Maganda ang pundasyon ng Alitaktak Base Camp at
the more na marami kinakabit dyan ng mga bubble, gumaganda ang stability nitong ating bahay kubo dito. So kakain lang kami. Gusto mo lumabas na mamaya, mahal? Oh. Drive tayo palabas. Oh. Parado lang. Makita lang natin kung gaano kalakas yun. Ay! Ayan na. Kung nandito lang sila, no? Sabihin na lang, matatakot sila. Oo. Sa totoo lang. Nandito lang po kayo, matatakot kayo sa hangin. Oo, parang may mga lilipad. Pero wala naman eh. Purong puno lang naman yung kabaligran natin eh. Yun lang naman ang kinakatakutan natin eh. Yung mga punong yan, magsitumbahan. Pero so far, yung mga saging lang naman na hindi na namumuha, nagpuputol. So, pag naputol sila, ibig sabihin, hanggang dyan na lang yung buhay nila. Pero, hindi ka sure. Bakit? Kahapon pa lang, may mga papaya na nagsamba. Puno. Gusto mo mag-ikot-ikot? Pag nakakita tayo itong mga papaya, kung natin yung mga bunga. O, diba? Hindi po natin dito, ha? Kasi dito, yung mga ganyan mga prutas, ang hindi yung pinapansin dito. Pwede kang manghihi. Yes. Eh marami kami nakita mga tumbang mga papaya kahapon. Dadaan natin mamaya. Pag walang talaga yung bunga. Pag walang kumuha ng mga bunga, kunin natin. Hingiin natin kung may lumayari. Pag wala, sa puno tayo magpaalam. Oo naman. Sarap, diba? Ito ang pinaka-favorite na gulay ko dito sa Biskaya. Kapag ikaw ay napunta ng Nueva Biskaya, automatic, siserve ang kadala ng ganitong klaseng gulay, papatikin mo sa'yo. Ito ang pinaka, parang kung sa ating mga Pinoy, ang typical na ulam na hindi nawawala ng isang pamilyang Pinoy ay itong tuyo. Dito sa Nueva Biskaya, hindi masyadong matuyo ang mga tao dito. Magugulay ang mga tao dito. At ito ang pinaka-basic na gulay nila. Ito yung parang tuyo nila. Dinding-ding. Halo-halong mga gulay. Fresh from the mountains of Cordilleras and Ibugao. Sarap, diba? Mm-hmm. Yep. May tira ka pang isaw. Yes, ito yung kagabi. Kutitira ko para kainin ko. Ay. Ano tawag dyan? Isaw. Eh ngayon, dalawaw. Dalawaw. Di ko alam kung ilang araw aabutin itong malakas na to na hangin dito sa amin, dito sa Cagayan Valley. Palakas ng palakas eh. Pero kung ikukumpara siya kagabi, kaninang umaga pagising namin at ngayon, mas malakas ngayon. So malamang going to signal number 3 tayo dito. Tumawag na rin ako sa bahay, sa Bulacan. Umaangat na ang tubig sa tapat ng bahay namin. Ibig sabihin, tataas ang tubig. Pero yun, pinasagip ko si Watod. Pumayag yung kapitbahay namin na iangat, irampa yung sasakyan dun sa parking lot nila kasi mataas. At ayun, maraming salamat kay Umamen. Kasi si Umamen ay nasa Bulacan ngayon kasama ang kanyang pamilya. Kami naman ay hindi naman kalayuan. Yung bahay naming dayalawa ni Mamen, eh si Mamen ngayon ay pupunta ng bahay para i-drive si Watod para i-park sa safe na lugar. So wala na tayong dapat ipag-alala kasi natatakot ako eh. Baka abutin ba ng bahay si Watod eh napakamahal magpa-buklat ng makina para umandar ulit yung sasakyan. So paano? Dito ko natatapusin yung vlog. At wala, ganito tayo dito. Update lang tayo. Sikapin ko pa rin makapag-vlog kahit wala muna tayong camping-camping at ganito talaga kasama yung panahon natin. Eh, mag-vlog-vlog muna tayo. Dito muna tayo sa base camp at kung ano-ano man. Tapos, balitaan ko na lang kayo kung ano mga sunod na mangyayari. Basta importante, safe tayong lahat. Safe kami dito. Mag-ingat kayo at apat na bagyo ang merong pumasok dito sa bansa natin. So, keep safe everyone, mga first timers. Stay at home at kung kailangan lumikas ay gawin nyo na. Huwag na kayo magstay sa lugar ninyo kung alam nyo yung lugar ninyo ay talagang bumabaha. Marikina ngayon, lubog na. Grabe. Isabela, malalim na rin ang tubig. So hanggang dito na lang, mag-ingat ang lahat. Kahit na bumabagyo, life is good pa rin tayo. Ang importante ngayon,
ligtas tayo at ang ating pamilya, no? Lilipas din itong bagyo na to. At kung okay na yung panahon, saka tayo bumalik sa ating pag-travel, pag-adventures at pag-bubanlife.